So, alright guys, pupunta tayo ngayon ng Mabalacat, Pampanga, at kukuha po tayo doon ng crayfish. So, mag-start na rin tayo sa crayfish business. Ayan. Alright. So, titingnan natin. Actually, may hinanda na tayo doon mga fan. Pan lang pala. Kasi isa lang. Alright. So, mag-isa lang po tayo ngayon. Sa ating travel. Tingnan natin kung maganda nga ba yung crayfish business. Ayan. So, sa mga gusto palang mag-order, contact nyo lang ako. At, yan, i-deliver natin. May kakilala akong magkukuhanan natin. Ayan. Our trip going to Pampanga. Mukhang paulan pa ata. Bali yung kukunin nating ano crayfish ngayon ay nasa mga 75 pieces, so medyo marami-rami rin at doon sa area natin kulang pa tayo ng pagtaguan kasi yung nahanda natin ay 30 lang na pinutol ng mga PPC, so kailangan kasi nila ng hiding place kasi nocturnal sila, hindi sila masyadong ano sa liwanag, kailangan nilang ano yung may madilim, so mas mahilig sila dun sa madilim. So pagkakain nga daw sila ay kapag kakain sila ay gabi yung best ano feeding nila. So yan, kung pupuntahan po natin ngayon si Pastor Arnold kung saan nandun po yung crayfish natin kasi dun muna nilagay kasi hindi pa nahanda yung ano natin, yung area. So ayan, ngayon handa na. Handa ko na siya kagabi. Kaya lang yung in-order kong ano, yung trapal nila ay may butas eh. Kaya sana kahapon yun na kuha. Pero ayan, titingnan natin mamaya kung magkasya naman siguro sila doon.
every breath that I am born, I will see of the goodness of God. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. I lay down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. And every breath that I am able, and I will see. The goodness of God, your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my inulan nga talaga tayo. Talagang maulan na dito, guys. Subukan natin itong negosyo ito, makatulong sa kwan. Oo, sa church. Sa church? Lumaki na nga sila eh, halos sa 1 week pa lang dito. Ano mga pagkain na ito, sir? Ay, bili ka nga pala, duck layer, no? Ah, duck layer. At saka, yun, kahit yun lang. Saka, bibigyan kita ng PO2. Hmm. Yung nabili kong PO2, parang hindi nila gusto, hindi nila masyadong gusto. Pero ito, matakaw to. Ang daming nag-ano nito. Sa Mindanao, wala pa masyado nito man. Ah, gano'n? Mindanao ka ba? Opo, taga Mindanao ako. Hmm. Pero matagal na rin akong hindi naka-uwi ito. Talaga? Mga 8 years na. Ayan. Magkano bili mo nung itong ano, sir? Trapal? 3,000 yan. Ah. Sa ano, sa Shopee? Pero pago ako bumibili, kinokontakt ko yung store. Kung meron kang ano doon, lagyan mo ng saging, no? Opo. Pinalagyan niya.
natin ito. Oo. Oo. Saka yun po yung dahon ng saging. Saka yung ano, kung meron ka doon yung talisay, dahon ng talisay. Mm. Ayos pala itong aerator mo, no? Kasi nakakuan siya. Marami yung ano niya. Ah, hindi. Binibili rin niya. Ah, binibili mo lang to. Ay, oo. Ano? Pwede ko bilhan yung sa akin doon? Bili mo. Ah, so nag-change ka ng ano dito? Tubig? Hindi. Hindi ka na mag-change. Hindi ka na mag-change ng water. Hindi naman sila maselan, ano? Kasi nga, crustacean sa mga yan eh. Gusto nga nila yung parang maraming dumi sa baba. Gusto nila yung maraming dumi sa baba. Sila ma, ano o, no? Halimbawa, kung halimbawa, may order ako bukas, yung para hindi na mapagod yung nag-deliver, nilalagay ko na dito. Oo. Ngayon, hindi ko magawa dahil meron na nga ganito eh. Pwede mo dagdagan na naman. Ginagawa ko lang ano yung kung anong order sa araw, yan ang in-order ko ngayon. Di tulad dati, in-order ko na pati kinabukasan. Ano yung mga ano dyan? Itong sa likod, sir, sa'yo pa to? Oo. Medyo pa dyan. Oo. Kami pa ano dyan. Lalagyan ka pa to? Medyo malaki ang punan. Medyo mamumunan ko pa dyan. Parang may ina yung hangin niya. Pero may hangin naman. Itong bukas. Magkano bili mo nito, sir? Itong ano? 200 plus sa tayo. Itong ano? Ito to? Mm-hmm. Yun eh. 10 by 4 o 10 by 3? 10 by 4. Ah, 10 by 4. Hanggang dito yun. Hanggang dito. Hmm. Ito, 12. Tsaka dito. Ito, 12 by 3 naman. 12 by 3. Tapos, 4 yung dito. Oh, 5? Yung dito. Ito yung ano niya. Yung... Ah, ito, 3. 3. Basta 3, okay na yan. Pero kung mas maganda, kung... Yan, nandito na po tayo. Ito na po yung crayfish natin. More than 70 po sila. Yan, so, kakarga na natin sila dito sa ating sasakyan. So ayan, nakuha na po natin yung ating crayfish. So itatransfer na natin sila. Medyo malamig naman yung panahon, kaya kahit hindi sila i-climatize, pero for sigurado, pag bago sa area, dapat po i-climatize po muna. Maka-adapt po sila sa area po ng kuan. Bali una, siguro bubuhusan natin ng tubig mula doon sa pond natin.